need somebody like me. This is a review of SCC ending second quarter of 2023. So, pahit yung first quarter nito as expected kasi nag-normalize na yung coal prices. Unlike last year na talagang nagre-record breaking yung price. So, we're going to see ano yung update on the fundamentals ng SCC. If attractive pa rin siya, and at what price ko siya bibilhin that can give me that desired 10% equivalent year-on-year capital appreciation for the next few years. And this free content is brought to you by the sponsors of my channel in Patreon and YouTube. Become a sponsor, get access to exclusive perks pwede may gamit sa aking personal stock research tool na ginagamit ko in building my quality dividend retirement portfolio. And check my dividend investing progress on my Google website. Diba? Very beautiful dividend investing. Okay? So, the stock to cover for today is SCC. And call check muna or call price check na yun, no? 140 something compared to the price ng call same period last year na nasa 400 plus na pag ganyan yung nakita mong chart, no, you would expect na dapat lumalagapak na rin dapat yung performance ni SCC in line ng dinikris. Pero di ba ang tease ko sa kanya kasi is I think yung last year kasi record breaking, maybe ba one time na lang yon. And gusto ko is na talunin niya na lang yung kanyang 2021 na performance. Na ngayon, maski yung current call price, lower na siya compared sa peak ng 2021. Okay. So, here are some of the articles na kay SCC. You have yung Q1 nila, nag-slump, okay, 40%. And then, nagda-diversify daw sila ng kanilang coal exports. So, while China remains the main foreign buyer, SMPC seeks to develop relationships with other ASEAN countries, with Japan being a key target area. Kasi, nagkaroon ng slowdown si China baka yung demand ng coal doon bumaba. So, siguro, tumitingin siya ng additional clients, di ba? And then, ito na yung kanyang recent article. So, Semirara, first half earnings slump 26% amid normalizing coal prices. So, interesting, di po na muna tayo sa PSE Edge, di ba? Kasi ito, despite nagkaroon ng slump yan, may mga insider buying dyan okay? Na pinakalasis nung June, okay, 26. Na pag tinignan natin, may mga insider buying pa din na nagaganap. Interestingly, di ba? So ano kaling nakikita nila dito? Why they are buying more shares of SCC? So second quarter is start April. So makikita nyo April. Di ba? Actually wala gaano insider buying dito. Nag-start na silang mamili. Mga May na siguro may nasilip sila dyan. Uy, May! Sige, insider buying. Bili tayo ng ating shares of the company. Mga executives ng company. So, ano kayo nakikita nila dito? Why they keep on buying SCC? So, tayo na mga retail investors, sikat to kasi malas tumamigay ng dividend, di ba? So, 4% at current price. Okay, 4%, 4%, 10%. Noong 2021, so take note yan. And then, noong 2022, 16%. 2023, 11.7%. Ang tanong, madalagdagan ba tong 11.71% na to na current yield based sa ginagawang performance ni SCC? So, tignan mo natin guys tong article na to. SCC, first up earnings slump 26% amid normalizing coal prices. Ito na nga yun guys, di ba? Lumagapak, pero baka biglang bumelo ulit yan we don't know di ba?
Ang macroeconomics, mahirap i-predict yan eh. So, high base effect and normalizing coal indices slashed by 26% the first half earnings of SCC. So, nanggaling siya sa 25 billion. Ngayon, 19 billion na lang na, at para sa akin, medyo surprising na yan considering na ang layan lang nila kapak ng coal price, how come na ano, ganito lang yung binaba, parang 6 billion lang, di ba, for the first half. And yung kanilang second quarter, nag-slip lang siya ng 5%, di ba, na 10.8 last year, naging 10.2 this year, okay. Na yung na-record daw nila yan is the second best first half earnings of the company. Na di ba, ang thesis ko nga dito gusto ko, mabalik niya lang yung earnings niya dati noong 2021. I think kung mabalik niya yun, mag-continue pa rin yung trend ni SCC. At ito na nga yung dahilan, which is makita din natin later on. Even with lower coal prices, we delivered our second best first half result because of China demand recovery and the improved performance of Semcalaca Power Corporation. Dahil pala guys kay SCPC. So yung kanilang shipment ng coal nag-increase guys ng 22%. Yun lang ba inubos na nila yung kanilang coal ba or ba may ini-imbak pa? We don't know. Pero sabi niya rito kasi the onset of rains and ongoing stripping activities in Molave South Block 6 and Nara North Block 1 meanwhile cut total production during the quarter by 12%. So technically, kapag wala pala itong mga itong activities, baka mas malaki pa yung naging shipment nila ng coal. Baka natalo pa nila yung kanilang second quarter last year. Di ba? Parang ganun yung sinasabi. And then ito na nga yung nagpipick up yung kanilang power generations or yung kanilang power operations. Nagpipick up siya, nag-gross ng 27% gross generation. Driving up total power sales by 22% to 1 gigawatt hour. Then ito yung kanilang huling sinabi, the second half will be challenging because of the rainy season and planned shutdown of 3 power plants. So ba lumit yung contribution nilang power segment kasi may plant shutdown. Pero mas okay na yan kaysa sa mga emergency na shutdown. Okay? But with our high starting inventory, okay, so may inventory pa daw sila guys. Kala ko naubos na. And strategic pivot to the spot market, we believe we can weather these headwinds. Ayan, dito tayo guys sa kanilang latest na financial statement. So ito yung kanilang revenue breakdown na makikita nyo yung coal, di ba? So doon tayo sa first half of the year. So last year from 42 lumagapak into almost 30 billion na lang pero nag-pick up yung kanilang power which is from 9.6 naging 14.6, 'di ba? Ito yung sinasabi ko last time na kahit lumagapak yung call nila kung kaya naman pala mag-pick up ng kanilang power segment, 'di ba? Sinasabi ko to last time. I think yung downward pressure ng coal, medyo mababawasan yung maging epekto niya sa overall performance ni SCC. Kasi nga, i-offset siya ng power segment niya. Which is, so far, muhang ganun nga yung nangyayari. Kaya, ang naging result from 52, naging 44.5 na lang. Despite, kapag bumalik ka dito, di ba? Ayan, ulay ng binabay. From 400, sabi mo nang 330 to 400, naging 142 na lang. Pero, ganito lang yung binaba niya, di ba? So, for me, goods na yan. So, tayo sa section nila ng results of operation na makikita nyo na yung Semirara Mining Power Corporation from 8.9 naging 6.8. So, bumaba. Pero, yung kanilang power units, di ba? 1 naging 2.2, 7 naging 1. Okay. So, SMPC Group generated a net income of 10.9 billion, slightly lower, negative 5% than its record setting 10.78 billion last year.
The decline was mainly due to weaker coal selling prices, which was largely offset by higher coal shipments. So, bumaba yung coal, pero sinabihan nila ng ano, higher volume ng shipment ng coal. Na hopefully, hindi pa naubos yung ano, yung inventory nila. Total generation electricity sales and average selling prices. Okay. So, net of intercompany eliminations, coal segment contribution contracted or nag-decrease ng 23% from ano 8.9 naging 6.8, while the power segment contribution accelerated naman, di ba? So, may taga-offset naman para si SCC by 83% from 1.8 naging 3.29 billion. Consequently, contribution attributable to the power segment almost doubled from 17% to 32%. So, the coal segment accounted for 68% of the total core net income. So, malaki-laki pa rin, guys. Followed by yung dalawang related sa power nila na 22 tsaka 10. Ngayon, di ba? So, hopefully, mas mag-contribute pa ng ano, tong dalawang segment na to, SCPC tsaka SLPGPC, di ba? And syempre, namigay na to ng maraming dividends, 14.88 billion or 3.5 per share in cash dividends last April. Ang tanong, karoon ba kasi nalang special dividends, di ba? Na usually, magkakalaman yan sa either third or fourth quarter of this year. So, doon tayo guys sa consolidated highlights, first half ng last year versus first half of this year. Coal contribution dropped by 45%, 22 billion to 12.17 billion, while power contribution expanded, di ba? From 3.8 naging 7.05 billion. Okay. So, core EBITDA margin slightly narrowed from 55% to 53%. Owing to lower top line 14% and slower drop in cash cost from 23 naging 20. So, still malaki pa rin yan. Total cash balance improved by 37% from 20. So, currently 27 billion, di ba? Pwedeng-pwede pang mamigay ng ano, dividends kung di naman nila gagamitin. While loans payable drop by 13%. Okay, so nagbabayad sila ng utang. From 10.2, 8.8 na lang following loan amortization. Okay. Diba? Na yung 27 billion, marami pang pupuntahan yan eh. Kung di nila mamimigay ng dividend, pwede nilang gamitin yan pang improve ng ano existing asset, pang acquire ng new asset. Diba? Yan yung kagandahan kapag may isang company, malinis yung balance sheet, tapos gumawa ng record-breaking na performance. Kunyari, last year, may marerace sila na malaking capital na pwede nilang ano pang work around sa kanilang business, di ba? Na kahit magde-decline yung ano coal segment, ba meron silang gawing kakaiba diyan na sa iba nilang segment na pwedeng mag-drive pa rin ng future growth for the company. So ito yung gusto kong makita, the double digit inventory growth. Total coal inventory grew by 12%. So, mas malas sila ngayong mag-ano guys. Diba? Mag-coal. On stable production and flat domestic sales, while higher grade coal inventory increased by 9%. From 1.5 to 1.6 na later on. Diba? Ganun din. Mabibenta din nila yun eh. So, year to date, total coal inventory rose by 40%. While higher grade coal expanded by 45%. Okay. And ito yung ano, concerns ko last year, yung plant availability nila. Kasi, di ba? Last year, laging down yung ano nila eh. May mga planta sila na laging down. Na dapat, kapag mas maganda yung availability ng mga plant nila na yon, mas mag-generate yun ng higher profit eh. So, overall, plant availability surged by 25%. From 64 naging 80%. Actually, dapat nga mga 90 to 100% yan eh. With the commercial operation of Unit 2 last October. Uy, bagong-bago no. Yun o. Oh. Di ba? Kaya pala last ng power segment nila ngayon eh. Total average capacity expanded by 35%. From 509 naging 685 na. Okay. So, yung isa pa, SCPC.
availability nearly doubled from 43 naging 84. Pero dapat 90% plus talaga on lower outages, 29 days versus 103 days. Ito yung I believe na dahil ko to last time, di ba? Tatlong buwan kang ano, walang pakinabang, di ba? Lalaking income yung nawala sa inyo niyan eh. While SLPGC availability declined, yun lang, 85% to 75% following increased outage days. So, I think ito lang dapat yung kailangan nilang improve. Medyo mababa yung availability ng nilang mga planta. And then, syempre, nagbe-benefit din sila guys sa ano, improve gross generation and sales. Kasi nga, may issue yung ano, bansa natin today na kulang-gulang tayo guys sa power supply. So, ayan, better selling prices. So, marami pang sinasabi rito, I think, kayo na magbasa yan. So, dito tayo sa ating very beautiful and colorful na fundamental analysis. So, SCC 127 billion in market cap na napromote nga to sa blue chip or the main index last year. Kasi nga, ang ganda ng performance niya. So, revenues, di ba? Ano ba yung thesis ko pala dito? Gusto ko ma-outperform niya lang yung kanyang 2021 na 52 billion in revenue ngayon. 83 billion, di ba? So, revenue still increasing. Net income, 16. Trailing 12 months, 33. So, doble. Di ba? So, I think above my expectation na yan for SCC. So, net income still increasing. Cash flows, 21 noong 2021. Ngayon, 38 billion trailing 12 months. Cash or liquid assets, 27 billion, di ba? Pwede na siguro ibigay yan ng dividend, no? Pwede na siguro tapyasan yan, eh. Ano yung 27 billion na yan? Free cash flow, so malas pa rin, di ba? 34 billion trailing 12 months. Ilan daw yung binigay nila na dividends kanina? So, namigay na sila guys ng 14.88 billion na I think pwedeng-pwede pang dagdagan yan. Di ba? 34 billion trailing 12 months kung let's say mapantayan nila yung anilang performance ng Q3 and Q4 last year. Pwedeng-pwede pang mamigay eh. Di ba? So, obligations guys on the short term, wala, mababa lang 4 billion. Compared sa free cash flow na na-generate nung company, same goes with the long-term liquidity. Grabe mag-generate ng cash flows yung business na lo. Share standing is flat, debt to EBITDA almost zero, di ba? So, still an all-check company, very cheap, 3.8, okay. Return on invested capital, 45%. Na actually, bumaba na to eh. Nasa 70% ata to last year eh. Pero 45%, napakataas pa rin yan, di ba? So, quarterly performance, revenue increasing. So, ang third quarter pala nila guys is 21 billion lang oh. Di ba? Kung ma-break nila yan. Di ba? On the 3Q of this year. Naku, baka sure ball mamigay na yan ng special dividends. So, ang third quarter nila last year is also 10 billion oh. Di ba? Eh, naka 10 billion sila eh. Second quarter despite lumagapak na yung coal price. Eh kung mapantayan ulit nila yan, di ba? Eh yung December nila, oh, 4 billion lang. Eh kung additional 10 billion ulit yan sa ano, December. Possible na ma-outperform nila yung ano eh, last year eh. Baka may himala guys, pero tignan natin. So cash flows, 19.2. Oy, naka 9 billion sila ng third quarter. Ilan na yung binigay nila na dividend? 14.88, so 19.2 plus 6. Nasa 25 billion na yun eh, kagad-agad eh. I think pwedeng-pwede nang mamigay ng ano, special dividend. Diba? Pwedeng-pwede na. Pero I think, monitor nyo na lang yung third quarter neto. Kapag maganda yung third quarter neto, kahit malapit lang siya sa ano, performance niya last year, kunyari, nag-report siya, 8 billion, 7 billion, 9 billion, I think mamimigay ito special dividend eh. Sa laki ng cash flows na na-generate niya ulit this year. And ang laki-laki na guys, nung na-imbak niya na ano, liquid assets, pwedeng-pwede na yan tapyasan. Ani nila yung malaking cash na yan, di ba? So, yun na lang yung babantayan nyo dito, okay? So, kung gusto nilang mamigay ng ano, 16.67% dividend yield payout, na ito yung average 3 years nila,
Nagbabayad lang sila guys ng 21 billion, 21 billion lower than the current free cash flow trailing 12 months. Talagang pwedeng-pwede, may matitira pa sa nilang cash na madadagdag ulit dito sa nilang liquid asset. Talagang pwede, di ba? Nahalo na ako guys sa fair valuation ng company. So, nag-grow pa rin siya double digit or 14% for the past 5 years annually. And kung mag-continue yan, 81.85. So, nasa almost 30 siya right now. 81.85, that would be its all-time high. Dito pa yan. Pero, I think medyo malabo yan considering na bumababa yung call price. Unless may bigla silang gawing malaking investment na additional growth driver tutulong sa nilang power segment, pwedeng-pwede siguro. Ngayon, on a quarterly basis, nag-grow lang sila ng 4%. So, if that's the case, undervalued. Diba? Kung mag-grow sila to 4% year over year for the next 5 years, 56 pesos still undervalued. Diba? So, 56, all-time high niya rin yan eh. Diba? Babalik siya or dito siya magti-trade dapat. Ngayon, may bargain price kung saan, assuming hindi na mag-grow yung company, so after 5 years, ganyan pa rin yung fundamentals niya, 48.38 still, di ba? Undervalued, 48.38, babalik siya dito sa kanyang previous all-time high dito, na 2017-2018, okay, yan pala siya nag-all-time high na kasagsagan lang yan ng bull market dati eh. Nagtatrade lang siguro yung mga companies dati dyan at higher multiples. Ngayon, 2017-2018, ayun 12 billion lang guys yung nire-register niya na net income. 41 billion cash flows. Fast forward today, dinoble na niya, di ba? Yung kanyang output, more than double pa nga, di ba? Yung kanyang 2018. And yet, nagtitrade siya at a lower price kasi hindi lang ganun kaganda yung sentiment sa overall stock market. So, I think medyo promising pa rin talaga guys si SCC. And I think abangan nyo lang yung neto, third quarter. Di ba? Kung nangyari, nag-report sila ng earnings, 8 billion. Sabihin mo ng 7 to 8 billion. Kahit ganun lang, I think mamimigay ito ng special dividends ulit. Gawa nga ng, tignan nyo naman yung nila, yung cash nila, di ba? Pangat ng pangat. 34 billion yan, okay. Na free cash flow. So, I think talagang malayong chance mamigay ito. Okay? Kung wala naman silang magitang malaking investment na pwede nilang gawin, pwedeng-pwedeng ibalik na yung cash na yan sa mga existing shareholder. Di ba? And that's my analysis of SCC. Ending second quarter of 2023. Thank you and bye-bye. Like, subscribe.